Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsyas sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Ayan, maki-update naman tayo sa katatapos lang na round number 3 ng ongoing Tech Mahindra Global Chess League Rapid Face-to-Face Tournament. Time control 15 minutes plus 10 seconds increment. Siyempre sa bakbakan ng mga mamaw sa Board 1, tinapatan ni Super Grandmaster Levon Aronian ang team ni World number 1 Magnus Carlsen. Ito po ang i-analyze natin at pagkatapos nito, yung matinding isang laban pa na naganap sa inkwentro ng kanilang team. Bago tayo magsimula, shoutout ko muna ang Coronadal City Chess Club. Ayan, nung pumunta po ako dyan, sinalubong po ako ng mainit. Kuya Lito, Tol Mark Centilio at sa mga players po dyan. At syempre, napansin ko ito, meron pong kambal sa Coronadal. Ayan, suportado kami, pinapakain kami palagi ng hito dyan. Kaya solve na solve kami sa hito. Thank you po mga sir. Ayan, simulan na kagad natin ang ginawa ni Levon. Nag D4, Knight F6 naman si Magnus, C4, G6, Knight F3, Bishop G7, G3. Approaching Fianchetto system. Nag B6, ayan, double fianchetto naman, kakaibang depensa ni Magnus. Bishop G2, Bishop B7, nagcastling at nagcastling din Knight C3, Knight E4. Hamon kagad ng exchange ng knight para makaluwag-luwag sa galawan ng black. Knight takes, Bishop takes at nag Bishop E3. Ayan, para magku-queen D2, magkunik ang mga tore at para i-exchange din sa strong fianchetto bishop. D6, ayan, fianchetto, King's India na ang labanan. Queen D2, Knight D7, Bishop H6. Ayan, agad naman si Levon, inaawat niya or inaalis niya yung mga piyesang pwedeng pangtusok ni Magnus. At nag-Knight F6, Rook FD1, C5. Ayan, para napaka-solid, no? Gusto ko, depensa ni Magnus. Rook AC1, Queen C7, B3, ayan, para solid din ang C4, Rook FD8, ayan, eto na po ang novelty Rook FD8 dahil sa mga nagdaang laban, ito ang ginawa, kumapture sa D4, tapos Knight takes D4, simpleng exchange lang ng mga bishop, okay? O, balik tayo, pero nag-Rook FD8 novelty at kumapture na, King takes D5, ayan, para hindi na makauwi pa ang bishop sa B7, at makain ni Aronian ang luwag, no, ang space sa sentro. Nag B5, yan ang mga binibiling tirada talaga, no. B5, syempre pag kumapture, may bishop takes D5, mas mahalaga po ang center pawn kumpara sa wing pawn sa gilid, no. Nag bishop H3 kasi barado, bishop H3, at ang purpose maka knight G5 at walang exchange na magaganap. Ganda rin ang ginawa ni Levon. Kinapture, B takes C4. Ah, ang ganda nito mga kamatsyas. Bishop takes knight. Yan ang wise na decision. Bakit? Kasi magna knight G5 na eh. Pwede siguro H6 para walang knight G5 pero magna knight H4 naman. Nanganganib naman dito ang bishop dahil may paparating na F3. Kaya dito, nag-decide si Magnus na capturein na yung knight para wala nang mga ganun-ganon. So, double pawn at knight versus bishop. Rook AB8, syempre, kontrolin ang B-file pag may bukas. Nag-Rook E1, o, tiningnan naman ni Levon, teka muna, mayroon ka backward weak pawn sa E7, ah. At nag-Rook B7, inagapan ka agad. G4, okay, mag-G5, a-attake na. King G8, umiwas muna para wala na mga tama-tama na mga check dyan mamaya. G5, Knight H5, Bishop G4, Knight G7. Obligadong tumakbo yan kasi kakapturing yan, mawawasak, mawi-weaken, hihina ang kingside. Knight G7 at nag F4. Oh, may pangpiga ang bomba na. F5 na, no? Rook DB8. Control the B-file. Ayan, mag-rook B2. King G2. Kumunat muna si Levon. Ayan, dyan magaling yan sa mga ganyang strategic approach. At nag-rook B2 na nga. Rook C2, sangga lang. Capture. At nag-queen B7 para habang nag-iisip si Aronian ng mga basag-basag, eh meron din namang mga kurot-kurot na paparating. Counter-attack, napaka-importante. F5. Kumbaga, sige, bahala ka. Queen B2. O, kakapturin. May laglag pa kasi sa E7 eh. Kaya itong F5 ay timing, ano? Pero ang ganda ng ginawang depensa. Oh. Queen D7. Eksakto sa Stockfish computer engine. Ganda ng depensa ni Magnus.
Hindi tuloy makagalaw ang F5 kasi nakapin ang bishop sa G4. Nag-H4. Ayan, oh, handa nang ibigay ito. Kinapture ng knight, takes. Ito po ang nangyari, no? Queen ang pinang-capture at nagkaroon ng rook takes E7. Pero, cambio muna tayo ng ilang tira. Baka maisip nyo, coach, ba't hindi po ng pinang-capture dyan para manatiling yung pawn sa E7 ay wag bumagsak? O, ito kasi gagawin dyan. Queen C3. Medyo malalim lang na approach pero ayan, may paparating na H5, H6, pwedeng ikutan ng rook E3, rook F3, mga ganun-ganon. Yan po ay positional approach na maganda sa puti. O, kasi wala eh, hihina eh. Hihina ang kingside ng black. Kaya napansin niya ni Magnus, ang ginawa niya, queen na pinang-capture. O, para rook and pawn ending na. Okay, may threat sa A7. Rook B4, tineret ang pawn sa C4. Yun, nakipagsabayan na rook A6, habol naman sa D6. Pero syempre, si Magnus na yan eh. Ayaw magpahuli. Rook takes, rook D4. Ayan. Dito kasi, baka mapaisip kayo mga kamatsyas, ba't hindi nag-rook G4 check para tangayin naman ang pawn sa G5? Magki-king F3. At kapag nag-rook takes G5, may king F4. Ayan. Baka mamaya may mga maikutan pa yan. Mailagay yung king sa F6, mga ganun-ganun. At ang nakakatakot sa black, syempre yung silent pass pawn. Tapos may pass pawn pa yung white sa A-file. Ayan. Kaya dito, ang ginawa ni Magnus, sinecure na lang na yung tore hindi makapitas pa ng mga pawns kakabantay sa D5 niya. Rook D8 check, king G7, D6, C4. O, di ba? Laging sakto ang mga counterplay ni Magnus eh. Rook D5 para walang A5 at nag D7 na. O pwede na mag A5. Pag kinapture, merong bitaw na rook G8 sacrifice, then D8 queen promotion. Nag C3. Okay? Nag A5 na, syempre. Hindi pwedeng capturein, magro-rook G8 na bitaw eh. C2. O mabilis din. O rook C8, good move, force naman. Capture. Takes, at nag-rook A7, rook C5. Ayan. Dito, bakit hindi pumunta dito sa likod ng pass pawn? Kasi magki-king G6. Tetret yung pawn sa G5. At kapag nag-F4, then mag-F6. Pero okay daw, no? Okay pa rin daw. Slightly better for white. Pero yun nga lang, syempre, mahirap pa rin. Ayan, mag-A6, king E6, then rook A1, ayon sa continuation ng computer engine. Pero halos tabla lang ito. Yung nga lang ang pressure nasa black, no? O balik tayo. Nag-rook C5, depensa na, may atake pa. King G6, F4, depensa sa G5, rook D7. Ayun, para may silip, check, pupunta sa likod. Rook C3, ayun ang ginawa. Ang sabi nga sa principle, rook behind your opponent pass pawn. Mas mainam ang tore ni Magnus ngayon kumpara doon sa nasa harap ng pass pawn ni Aronian. So nag-check, king G7, A6, at chumek, king E2, rook A4. Threat naman sa F4, angat, check, king F3, at bumalik ulit para hindi makaprogress. At nag-rook D6, nakiramdam muna, rook A3, check, king E2, rook A4, balik atake sa F4, at nag-king E3, check ulit. Ayun, nag-decide na si Aronian. Nag-king D3 na, ibig sabihin, ayos din ang pinakitang kumpiyansa, no, or confident, no? Kasi talagang ano eh, gusto niyang pilitin si Magnus eh. Rook D4, rook F3 check. Siyempre, pag kinapture yan, tapos kagad ang black. Ang layo-layo na hindi na abutan. Kaya ingat tayo sa mga exchange, mga kamatsyas. Rook F3 checking C4, rook A3, king B5 at nag-king G6, dikit na sa pawn. Rook A4, check, obligado. King C6, check ulit para may mga pangkulit-kulit. King B6, rook B3 check. King A5, obligado nang bumalik doon sa B8. Pang-abang dyan sa papromote na yan. King B6, king takes G5. Another amazing knowledge by Magnus sa endgame. Tingnan nyo, king B7, rook E8, at nag-rook C4 para ipangtatapat sa C8 pangharang para maka-queen. Kasi dito, kung pipilitin, A8 queen, kakapturin lang yan. O, rook takes, may F4. Masyadong mabilis ang pawn na yan. Masyadong mabilis. Ito ang gagawin, no? King C6, F3,
Magro-rook A2, King F4, ayan, and magro-rook H2, King G3, Rook takes H7, F2, then Rook takes F7. Ayan, para sakto lang, King G2, tabla lang. Diba? Ngayon, baka mapaisip kayo, coach, ba't hindi muna mag F5 para isave muna yung pawn na yan para maka F2 na may Rook H1. Babantayan lang sa pag-promote ang black, syempre. Pag nag F2, then King D5. King G2, punta lang doon. O, diba? Para pagka nag-promote, capture, capture, then King E5, kuha din ang isang pawn tabla. Ngayon, kung mag F4 muna, edi dikitan lang. Pag gumanyan, abang na lang. Abang-abang na lang. Teka muna. Baka matalo pa yan pagka, Rook B1. Wala na eh, no? Baka mamaya matalo pa pagka nadikitan ng king. O kaya, queen na. Ayan, tabla pa rin. Okay, yan ang suma niyan. Na malayo, no? Balik tayo. Kaya hindi pwede yung basta-basta promote. Kaya ginawa ni Aaron yan, baka sakali, Rook C4, mag-Rook C8, pero F4, sakto pa rin. Rook C8, Rook E7 check, Rook C7, Rook E8. Para pag nag A8, kakapturin pa rin yan. Nag-Rook C8 at nagpabalik-balik. Ang ganda na rin ang pinakita ni Aronian. At least, hindi siya natalo ni Magnus. Diba? World Rapid Champion kaya yan si Magnus. World Rapid and World Blitz. Pagdating sa pabilisan, wala. Talagang Magnus talaga. No? Yung long game lang talaga yung binigay niya eh. Pero I believe na kahit long game, siya pa rin ang pinakamalakas. Di lang niya nilaruan ng World Standard Championship eh. Diba? Okay, ngayon, dako naman tayo sa game na talagang nagkapisakan sa match na ito between Super Grandmaster Yu Yangyi ng China and Gukesh ng India. Sikat na sikat na prodigy ng India. Nag D4 si Yu Yangyi, Knight F6 si Gukesh, C4, E6, G3. Usof yung keto system sa kanila, no? D5, Bishop G2, Bishop B4 check, at nag Bishop D2, Bishop E7, Knight F3, castling, at nag C6. So, lumalabas po, ito po ay Catalan system na hindi kumapture sa C4, no? Nakasolid lang. At nag Queen C2, Knight BD7 develop, Bishop F4. Ayan, para itong D2 square, dyan ilalagay ang Knight. Nag A5. Ayun, kain lang ng space sa queen side. Nag H4, H6, Rook E1. Ayan, ang unusual move dyan, mga kamatsyas. Usually, ang ginagawa dito ay Knight C3, Knight D2, Rook D1, pero nag Rook E1. No, bakit mag-i E4 ba? Knight H5, istorbo kagad sa Bishop. Bishop D2 atras at nag F5. Ayun, para hindi maka E4. Talagang in-stonewall ni Gukesh yung E4. Knight C3, Bishop D6. Dito po mga kamatsyas, baka mapaisip kayo, coach, libre yung pawn, ba't hindi kinapture yan? Meron kasing, pag kinapture yan, may E4. Babasag yan dyan na ang lakas niyan. Lakas sa puti niyan. Pressure ang E6 pawn dyan. Okay? O kaya para manatiling solid, abang lang muna, Bishop D6. At nagbabadya ng sacrifice sa G3 or F4 mamaya. Rook AD1. Samantalang si Yu Yangyi, sige, abang-abang lang siya kung ano gagawin. Queen E8. Magmamaniobra papunta sa G6. Ah, talagang pag-iinitan yung G3. Nag E3 na. Ayan, para walang F4. Knight HF6. Mabind na yung E4 square. At nag-rook F1. O, medyo laban ng positional ang kanilang diskartihan. Queen H5. Rook DE1, G5. Ayan na, pumutok na ng atake sa king side. Nanguna si Gukesh. Queen D1. O, defense naman si Yu Yangyi. Queen G6. Kumapture sa G5. Bad move. Dapat daw po ang tira ay Rook E2. Ay, grabe. Sobra-sobra na kasi ang kunat. Ano? Capture takes Knight D2. G4. Bad move din naman daw. Dapat po ang tira B5 according to Stockfish. Pag kinapture ang libreng pawn, magna-knight DF6. Ay, ang lalim. Pag kinapture uli ang pawn, may Bishop A6. Ayun, may pangsibat sa tore. O, pero malalim, ano? O, balik tayo. Nag G4, Knight E2. Bad move na naman. Pupunta sa F4 siguro. Dapat daw ang tira, Bishop takes E4. Tapos King G2, Rook H1. Ayun. Grabe, no?
O, knight E2, knight DF6, knight F4. Bad move daw eh. Dapat daw bishop takes pa rin. Ito yung mga mahirap sikmurain eh. Kasi itong bishop iniingatan talaga, di ba? Sa human eye, sa human experience, database. Iniingatan yan eh. Kung kakapture ng E4, knight ang pinangkakapture dyan eh. Bakit kasi bishop eh, no? Pero this time, bishop pala. Sabay king G2, rook H1. Ah, yun pala mga ano dyan. Oh, knight F4, queen G7. Bad move din. Dapat daw queen H7. Para magkiking G7. O nga, no? May rook H8. Diretso kagad mga pressure-pressure dyan na matchas paparating. Oo, pero mali atras. Nag-queen G7. Bishop takes E4. Nakita rin. Naunawa rin ni Yu Yang. Eh. Bishop ang dapat pang capture. Oh. D takes E4. King G2. Good move na. Ayan na. Mag-rook H1 na. Nag-E5. Paluwag kagad sa sentro. Capture, capture. Rook H1. A4. At nag-rook H4. Okay, papatong na po ng tore. King F7, Rook EH1, Bishop E6 develop, at nag-B3 muna para solid ang Pawn C4. A3, yan, pangpasikip lang sa Bishop din. At nag-Rook H6 na, yun nga lang po, iisa ang ano talaga eh. Usapan dito yung AH file eh. Rook H8, sinalubong na para mawala na yan. Ah, kinapture naman. Bishop takes A3, yun lang, bumagsak yung Pawn. Rook D8. Queen C1, ilag. Knight H7. Magmaneuver, papunta sa G5. Ilalagay sa F3. Ayun, knight takes na. King takes. C5 para may queen C4 check or knight C4. Knight G5. Ayan na. Pupunta na sa F3. Knight C4, atake sa bishop. Knight F3. Ayun, dyan po nag-blunderations dito si Gukesh. Yun lang. Dapat daw ang tira ay rook H8. Neutralize lang ang tore dyan. Okay. So, medyo in-underestimate ni Gukesh ang H-file. Pag knight F3, ayun, sinimplihan lang. Knight takes E5, good move. Knight takes E5 and bishop B2. Winning kagad ang white. Winning kagad kasi masama ang pagkakapi, no? Nag-rook D5 para, syempre, todo-todo ang depensa sa knight. B4, queen F7, ilag na sa pin. Yun nga lang, nakapasok with check. King D7, Queen H1, aw! May Rook H7. Queen D7, Queen E7. Para pag nag-Rook H7, mayroong pangharang. Rook H7 pa rin, Knight F7, Queen H5, sunod-sunod, nakapasok ang matinding atake ni Yu Yang Yi. King E8, Queen G6, yan na. Unti-unti nang sinusugswang, mga kamatsas. Ayan na, may paparating ng Bishop F6 akong nakikita dito. Tapos mga check-check doon. Rook D2, syempre kailangan mangkulit yan dyan. Bishop F6, Queen F8. Nako, eto na. Pwede na ba yung Rook H8? Parang pwede na yun ah. Ha? Rook H8, queenless na. Di ba? O, Rook H8, hindi pwedeng gumalaw ang knight na kapin. Pero mas maganda pa ginawa dito. Mas matindi. Pakiguess nyo po mga kamatsas. Ano kaya ang mas matindi pang binitawan ni Yu Yang Yi? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po sa mga nakakita. Queen takes F5, threatening matchas doon, no? O may mga check-check. Ito pa ang deadly, yung Queen E6. Nag-rook D5, na simplihan lang ng Queen E6 check. Ito po ang isa sa magandang nagkapisakan, decisive game sa match nila. Okay, ito ang kanilang team standing. Pakita ko sa inyo yung resulta muna. Ayan, Team SG Alpine Warriors na pinangungunahan ni Magnus versus Triveni Continental Kings. 3-3 ang score dahil nanalo si Pragnananda sa pinakababat. Tinalo ni Pragi si GM Behere. Ayan. At Chingari Golf Titans. Ayan sila Duda. Grabe, tabla naman lahat. Tabla lahat, oh. 3-3 din, tabla lahat. At sa team naman, Balan, Alaskan Knights. Pinangungunahan ni Nepo versus Ganges Grandmasters. Ayan, pinangungunahan naman ni Ananda, bugbog ang team Alaskan. Ito po ang standing nila para updated tayo. Pinangungunahan nila Ananda, Ganges Grandmasters. Sa score na 11.5 points.
Okay, thank you so much. Sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatchas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below. At sa mga gusto pong mag-enroll ng ating RNT Weekly Training Program, every Saturday lecture yon via Zoom and Facebook group. Ayan, enroll na po kayo. Click nyo lang ang Google form para makapasok kayo sa ating training sa mga susunod na sessions, especially sa July month. Thank you so much. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.